Hi po, welcome again to my channel. Ngayon po samahan niyo po ako, talakayin po natin ang Katetso Insecticide kung paano po ito gagamitin at kung saan siya pwedeng gamitin. Bago po tayo mag-umpisa, discuss po muna natin ang thrips. Ano po ba ang thrips? Ang mga thrips ay maliliit, halos microscopic, 1/16 hanggang 1/8 pulgada, mga insekto na may manipis, mabalahibong pakpak at magaspang na mga bibig. Karamihan sa mga thrips ay kumakain sa mga halaman, ngunit ang ilang mga species ay kapaki-pakinabang na mga mandaragit na kumakain ng iba pang mga insekto at mites. Ang pinsala sa halaman ay sanhi ng parehong mga nymph at matatanda na gumagalaw sa usbong, bulaklak at mga tisyo ng dahon ng mga halaman ng host, at pagkatapos ay sinisipsip ang lumalabas na katas. Nagdudulot ito ng mga distorted at kupas na mga bulaklak o buds at kulay abo o pilak, may bitik-bitik na mga bahagi sa mga dahon. Gumagawa sila ng maraming dami ng dumi na parang barnes na nakolekta sa mga dahon, na lumilikha ng hindi magandang tingnan. Ang mga thrips ay maaaring maging mga peste sa mga hardin ng bulaklak at gulay, mga palumpong, mga puno at mga pananim. Ang salitang thrips ay nangangahulugang isang insekto. Ito po ang damage cause ng thrips pag hindi po natin maagapan o makontrol. Tapos na po tayo sa thrips. Dito naman po tayo sa diamondback moth, ay isa sa pinaka-common na peste ng repolyo. Dito naman po tayo sa cutworm. Ang mga cutworm ay moth larvae na nagtatago sa ilalim ng lupa, lumalabas sa dilim upang kainin ang mga halaman. Karaniwang inaatake ng larva ang unang bahagi ng halaman na nakatagpo nito, katulad ng tangkay, kadalasan ng isang panla, at dahil dito ay pinuputol ito, kaya tinawag na cutworm. Ang mga uod ng armyworm ay mga peste ng uod ng mga pastulan ng damo at mga pananim na cereal. Sila lamang ang mga uod na malamang na makatagpo ng mga grower sa mga pananim na cereal, bagamat paminsan-minsan ay inaatake din ng katutubong budworm ang butil kapag natuyo ang pinagbabatayan ng mga host ng damo. Ang mga uod ng armyworm ay kadalasang kumakain sa mga dahon, ngunit sa ilalim ng ilang mga pangyayari ay kumakain sa tangkay ng binhi, na nagre-resulta sa pagkawala ng ulo. Ang pagbabago sa gawi sa pagpapakain ay sanhi ng pagkaubos ng material na berdeng dahon. Sa hindi pangkaraniwang kaganapan ng matinding pagkaubos ng pagkain, sila ay magmamartsa, palabas ng mga pananim at pastulan upang maghanap ng pagkain na nagbibigay sa kanila ng pangalang armyworm. Mag-proceed na po tayo sa pinaka-main topic po natin, pero kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking munting channel, paklik naman po ang subscribe at ang notification bell para lagi ka ma-update sa mga susunod kong video. Thank you po! Ang Katetso ay isang natatanging pro-insecticide na naglalaman ng 100 grams per liter chlorpenapyr. Mayroon itong novel mode ng pagkilos na nakakasagabal sa paghinga sa pamamagitan ng pag-uncoupling ng oxidative phosphorylation. Napakabisa rin ito laban sa mga insekto at mite na lumalaban sa mga organophosphate, carbamates, pyrethroids at chitin synthesis inhibitors. Kumuha ng mas mahusay na dami at kalidad na ani sa Katetso at protektahan ang iyong mga pananim laban sa diamondback moth, armyworm, cutworm, at thrips. Mga pakinabang ng Katetso, natatanging paraan ng pagkilos, napakahusay na kontrol para sa mga peste ng insektong Lepidopteran tulad ng cutworm, armyworm at diamondback moth. Ang Katetso insecticide ay kakaiba at nag-iisa. Bagong active ingredient chlorpenapyr na walang katulad sa merkado. Magaling magkontrol ng mapinsalang DBM. Malakas at mahusay sa pagkontrol ng diamondback moth, cutworm, armyworm, at thrips. Takas laban sa resistant na DBM. Dahil na bago nitong active ingredient, mas malakas itong magkontrol ng resistant DBM. Ang Katetso insecticide ay magaling maglontrol ng mapinsalang thrips. Malakas at mahusay sa pagkontrol ng thrips at mga uod gaya ng diamondback moth or DBM, cutworm at armyworm. Mas panatag ka. Doble ang tagal ng bisa ng Katetso kumpara sa ordinaryong insecticide. Ang kainaman ni Katetso insecticide. Hindi siya magkaka-insect resistance. Pinapanatili na malusog ang tanim. Wala itong phyto sa halaman. Eksperto sa hanep at mga uod. Siya ay resistance breaker.
Gumamit po tayo ng Katetso Insecticide, simula po vegetative stage, fruiting hanggang harvesting stage sa 2 kutsara hanggang 3 kutsara kada knapsack sprayer or 16 liter na tubig. Ito po ay all cycle siya, preventive o protectant at pang-control ng mga wood at thrips. Ang kanyang packaging ay 250 ml at 100 ml. Si Katetso Insecticide ay pwede po sa lahat po ng gulay, cabbage, potato, sibuyas, saging, mais at iba pa. Gumamit lang po ng 2 kutsara hanggang 3 kutsara kada 16 liter na tubig. Gumamit lang po o spray simula vegetative stage, fruiting hanggang harvesting stage.